kabila kung saan na tayo yung sitwasyon natin. Uh-huh. We represent our country wherever we go. Yes, that's right. So that is right. Back to back, our house, no? Joel Lamangan and Miss Dulce. At ang sosyal, kasi may soundtrack pala itong mga pola. Ang sosyal, may soundtrack, ha? At ano ba? Oh, hindi lang may soundtrack to. Ano ba? Naging Book of the Month. Oo oh, eh! Oo, oh, naging Book of the Month. Nakino? Kay Oprah! Kay Oprah herself? Yes! Yes. So siya may-ari na sa Pilingan Station? Tama! Chicago! Oh, nasa Chicago? Dito! Ay, nako! Nandit ako! Pagkakain ng molitin mo. Ay, nako! O sige, ay, pictures natin, ha? Sige. Ito na. Please welcome, ladies and gentlemen, live, Oprah! Thank you! Thank you, Oprah! Thank you! Magandang gabi sa inyong lahat. Is that right? Thank you. Magandang gabi sa inyong lahat. That's all the Tagalog I know. Except, minikani ko ni Monico, ang makina ng minikani ni Monico, ang relo ni Leroy Royal, kung anong kamilugan ng Puerto, di kami ito katunigitas ko. Charisse teach me. But in fact, when she said that I should come over to the Philippines, I dropped everything to be here. In fact, I was carrying a little baby in Africa. I dropped her at the farm so I would die. But I wanted to be here. And it's an honor to be here in your beautiful country for the very first time. And since it's the first time and it's an honor, it's a first honor. To be here in your country. I love it! But I was a little late, I am sorry, I apologize. You have so much traffic coming here, huh? Coming from your, what's the airport? Naya? Naya on this highway, Edas? Edsa! Oh, it's so traffic! Fortunately, you can do a lot of shopping in Edsa. Pina, helicopter, charger, the dog, the snake like that. Everything! And then, oh, it's so convenient because on Edsa, when you get thirsty, there's so much drinking fountain. On the side is called, I think, MMDA drinking fountain. I'm drinking! Wow! Gatorade! Yeah! So I'm very honored to be here, but I cannot be so much spent so much time with Charisse because I accept that she's much closer now to David Foster. Yeah, I have tampo. I have tampo to her because, you know, David Foster is like a father to her now! A David Foster father! I still consider her also like my daughter. But unlike a daughter that came out of my, you know, fallopian tube, she only came out of my YouTube. And that's okay, we don't spend time anymore together. I have a new friend, Ricky Lee. He's a member of my book club, and in fact, he took me out on a trip to Quiapo. It was a beautiful trip to Quiapo until the Gucci bag got snatched. It's true what they say, ang mundo ay para malaking Quiapo. Madaling ma-snatch na, mag-ingal ka. But Ricky, he replaced my Gucci bag. He took me to Green Hills, it's cheaper. You know Green Hills, Gucci,
important that I become, I come here today because, no, not for the launching, I like bowling. I got this necklace here, but I understand in the Philippines, ibang necklace, ang puso ngayon, neck brace. I'm going to read now. Hindi na uubusan ng tanong si Truman. Sa hapon ito, matapos siyang itutor sa mga bayan at nagluluto na ako ng kanyang hapunan, kinabiran na naman ang mga tanong. Ate Ami, bakit may Tuesday? Bakit minsan wala kang kilay? Bakit hindi ako naging Amerikano? Bakit may buhok sa ibaba si tatay? Sabihin mo sa tatay mo, patingin. Ilan ang notebook sa buong mundo? Sino ang nakaimbento ng libang? Pag nainis ako, tuturuin ko ito mag-split eh. Hindi pa pala tapos. Biglang bumaling sa akin, sabay tanong mo, Ate Ami, bahag may bakla? Imagine, Truman. Isang mundo na walang kuturuhi. Walang parlorista, walang impersonator. Gusto mo ba nun? Di ko alam. Pero bakit may bakla? Saan sila nang galing? Di na ba sila aalis? Gusto mo ba akong umalis? Umiling siya. Napatingin ako sa kanya. Nilagitan ko siya at naupo ako sa tabi niya. Sige na nga, mamaya na ang dinner. Makinig ka, ikukwento ko sa iyo ang alamat ng bakla. May alamat ang bakla. Nang Batman, Palaman, Superman. Sige. Nung unang panahon, bakit lagi na lang may unang panahon? Pero ba ikalawa? Gusto mo ba, Maya? Gusto. Nung unang panahon, o maski na ilang panahon pa iyon, wala pang lalaki, wala pang babae, wala pang maski na ano, pero may isang dilaw na ibon, lipad ng lipad. Eh ano yung ibon, lalaki o babae? Ma, di ko na-check. Eh sino lumikha ng ibon? Si Baghala. Sino lumikha kay Baghala? Wala! Kasi siya nga ang manlilikha. Gusto mo ba hindi kita ibalikha? Sorry. So itong ibon, lipad na board na board na talaga. May nakita ang kawayan, tinukha niya. Lumabas ang isang pagkaganda-ganda at pagka-sexy-sexy bakla. Kung todo na kagama pa, pink na pink, winner talaga. Pero siyempre, hindi pa bakla ang tawag sa kanya noon. Ang sabi ng teacher namin, ang unang lumabas, lalaki. Siguro homophobic ang teacher mo. Alam mo paano pag homophobic ang tao? 9 out of 10, bakla siya. Tuloy ko na ha. Pagkatapos, tinuha na naman ng bird ito sa makawayan. Ang lumabas naman ay isang lalaki. Naka-breeze na bench. Bench na naman. Oo, yun ang unang bench. At iyon ang unang lalaki. Si Malakas. Tapos, tinuha niya ang isang pagkawayan at lumabas naman ang isang babae, tinawag niya maganda. Ba't yung babae, hindi pwede tawagin yung malakas din?
may tama ka dyan. At sa kapat yung lalaki at babae may pangalan, yung bakla sabi ko wala pa. Kasi nahirapan sa Bathala, nabigyan siya ng pangalan. Kasi araw-araw ay nagpapalit siya ng anyo. Minsan ay may suit na bonggaderang headdress na tayo pinipahiram kay Bathala. Minsan naman masumprero, minsan ay pangin. Minsan ay mahingin, minsan ay malandig, minsan ang gusto ng lalaki, minsan naman ang gusto ng babae, minsan ang type niya parehong babae at lalaki man. Tinanong siya tuloy ni Bathala, gusto mo bang lituhin ang mga tao? Hindi po, sagot ng bakla. Gusto ko lang pong ipakita na nang likhain niyo ako, ang nalikhanin niyo ay hindi isa, kung hindi marami. Hindi kayo nalugi. I didn't understand anything of what I was reading from Ring the Little. He just gave the English version of these. Impressed! Impressed si Bathala. Sasagot niya. Sinabi niya, sa paglipas ng panahon ay marami ang hindi makakaintindi sa iyo. Lalaitin ka at aalimustahin at itadown. At madalas pa nga ay itatago ang parang isang kasalanang nakakahiya. Pero may bibigay ako sa iyo isang regalo. Ang karapatan mo na mamili kung ano ang gusto mong maging sino. Wow! At hindi ka nila pwedeng i-chapwera. Patuloy ni Bathala. Dahil mula ngayon ay tatawagin kang bakla. Na ang ibig sabihin ay ba-ka-at-la. Bahagi ka ng lahat. Kaling! Ikaw Ate Ali, ano tawag sa'yo? Labels lang yan, Truman. Maski anong itawag mo sa akin. Bakla, transvestite, transgender, bisexual, at kung ano-ano pa, di pa rin magpapago kung ano ako. Eh, yung ibon, anong nangyari sa kanya? Ayun, ka-identity crisis, nalukring at hindi na ito mukhang wala nun. Eh, ang tomboy, saan naman sila nang galing? Naku, problema na nila yan! Mag-intent ka sila na sarili nila ngayon! Gusto mo ba talaga malaman na alamat ng tomboy? Ayoko kasi kahit naman sabihin mo, hindi ako makakarelate. Wala akong kasayang-sayang, ha? Wala akong sayang, ha? Delivery siya lang, eh. Wala akong kasayang-sayang, ha? Ito pa, alamat na to, ha? Ano? Ibigyo tayo ng... Ito, nakagaw to, ha? Siyempre, pagkatapos ng reading, meron tayong singing! Welcome na po natin ang isang icon sa ating music in the mesh! Ang Nagisa! Ang Nagisa! Hindi pali yung Nagisa dahil meron siyang kasamang grupo. Thank you.
Salamat. Thank you. Texas Girl po sa kanila. Okay.